Hello guys, and for today's video ay may kagawaan rin tayo ng empty jars recycle or empty jar. So marami kasi tayong ditong jars, kaya nasabi ko na empty jars. So guys, ito naman gagawin natin for today's video, yung ating magre-recycle ulit tayo guys ng jar. Itong jar na to ay wala siyang bewang, yan, walang bewang, parang si ano lang, yan, what? Joke. At ito ay meron siyang bewang, so ayan. So ayan guys, ito yung gagamitin natin na jar, i-recycle natin kasi itapon natin para mas lalo natin mapakinabagan kung lalo na ito ay ating napaganda. Anyway, kahit hindi naman natin nabalutan ng ganito, pwede natin lagyan ng mga items na kailangan natin sa kitchen. Pero mas lalo nating maipipresenta yung recycle na ito o yung jar na ito, lalo na pag ito ay ating nadamitan o napaganda. So ayan guys, so bago tayo mag-proceed sa ating gagawin na recycle, please don't forget to like and subscribe Rico TV and click the notification bell para updated kayo sa mga bago upload na videos. So imanya ko guys hanggang sa dulo ng aking video na ito. So magsisimula na tayo. Siyempre gagamit tayo ng empty jar ang ating mga materials, at ito yung cloth na gagamitin natin. Gagamit tayo ng lace. Gagamit tayo ng ganito para pang cover sa top. Siyempre gagamit tayo ng scissor, glue stick, and glue gun. At yung mga ibang materials na andito guys, try natin gamitin. So yan guys, samahan nyo sa aking gagawin. So guys, nagpalit tayo ng cloth ng ating gagawin. Kasi sayang yung pag-inapit natin. Mas ito ay merong extra cloth dito na mas kailangan natin gamitin. So ito na lang gagamitin natin. So guys, itong itong side na to guys, ito lang yung kukunin natin. Ayan. Takat natin siya. Kasi yung isang cloth na i-present ko, isayang siya, buo pa. So ito na lang na may bawas pa, ito na lang gagamitin natin. Para hindi siya masayang. So ayan. Ito ilalagay natin dito. Pwede natin sa gitna o pwede sa bot, sa side o sa dulo, pero mas siguro para maiba naman siya, ito yung ilagay natin dito. Ayan. So magka-cut tayo ng portion na sasakto lang dito. Ayan, hanggang dito. So hinabaan ko siya guys, kasi yung dito na side ay merong hindi siya pantay. Para mas maganda yung kapit pag nakakapit ang naiinis sa tela. So magdidikit na tayo. Ayan. Sa sentro natin nilagay guys para mas maiba naman. Dito tayo sa dito na. Guys, itong design na ginamit ko dahil di ba mas maganda tingnan. So ayan guys, natikit na natin. Ngayon maglalagay tayo ng lace. Bakit merong white sa loob? Parang may glue na dumikit sa loob. Anyway, so ayan na siya guys. Ngayon maglalagay tayo ng lace. At sana yung lace natin ay magkasya. Lalagay natin itong mga puto. Diyan. Yan. At magdudugtong tayo pag kailangan. So dito tayo maglalagay ng glue sa pinakadulo. Ito. So ayan. Okay. So pusi tayo hanggang sa makompleto natin. So ayan. So nalagyan na natin sa bottom guys, I mean sa dulo ng ating jar yung lace.
maglalagay naman tayo dito ulit sa taas niya. So ganyan. Dito ulit sa pinaka dulo ng plot tayo maglalagay ng. Ayan guys, tuloy ko ilan. So mag-cut tayo kasi mahaba. So ayan. So ayan guys, diba? Ang ganda ng design na to, promise. So after that, maglalagay ulit tayo ng silver or meron tayong ganito guys, so pwede natin gamitin. So ayan, oh, ayan. So pwede tayong mag, hindi siya makita. So na lang guys, ang gagamitin natin para mas matingkad. So magkaka tayo dito. Magkaka tayo ng isang line lang. Lalagyan natin sa baba at saka sa taas. So ayan. Dito tayo guys, maglalagay yan sa baba, ganyan. Ayan. Okay, so magsisimula na tayo dito sa dulo ng lace. Ayan. Sundin lang natin itong line na to para yun ang lalagyan natin ng ayan. Ayan, so ganyan. Magkaka tayo. Ayan. Then the next is dito naman siya sa kabila. Dito sa side na to. Dinapitin tayo sa ating silver lines. Ayan. So mag-additional tayo ng exit. May portion guys na hindi inabot. So magdudugtong tayo. So ito guys. So yan guys. Ganyan na siya. Ito na na siyang additional live ba. So next natin na gagawin ay yung takip na. So sa takip na naman tayo. So hindi na tayo maglalagay dito at hindi tayo maglalagay dito kasi malapit na siya dito sa design ng ating jar. Pasinto. So yan guys, look. So guys, ito na yung takip natin at babalutan natin siya. So ito yung ating gagamitin na pambalot. Magkakatayin dito. So ayan. So ano kaya kung ito yung gamitin natin, ang design. Kaso sayang ng design niya.
or feather yun. So ano guys, mas maganda ito, di ba? So ito na lang. So yung itong sentro na to, ito yung ating gagamitin. Ayan. So magkakat tayo dito. Kukunin natin ito. So, isa-sentro natin siya para makuha natin yung sakto na. So, ayan. So, ito. Ayan. So, unahin natin ito pagdikit yung medyo maiksi na side para hindi tayo mabitin. So, ayan. Yung the rest ay magkakat na lang tayo. So yan guys, nadikit na natin. So ayan. So magkakat na lang tayo guys. So ayan guys, ganyan lang. Hindi na tayo maglalagay ng foam sa loob. Ayan, para maiba siya. So ayan. So mag-additional tayo dito ng lace or ganito na lang guys ang ilagay natin. Nagkakat tayo guys ng dalawang linya. Para dapat para ilagay natin sa dito. Ayan. Hindi tayo maglalagay ng lace. So yun guys, dikit na natin. Mainit ang glue guys, mainit ang glue, kaya ingat pag gumamit yan ng glue guys. So ayan. So ito guys ang ating takip ng ating jar. So ayan. Tanggalan lang natin ang himulmul guys. Ayan. Gamit ang ating lighter. Ayan. Ayan ito yung ating. Ayan ang himulmul guys ng glue. Hindi talaga maiwasan yan guys. So ayan guys, ito na yung ating finished product. So ayan. So ayan guys. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video na ito. At sana ay nagustuhan nyo ang ating empty jar recycle for today. At napakaganda niya guys. So simple lang, di ba?
ang nagdala ng ganda nito ito, yung design na to. Yan. Tsaka yung design ng takip. Nakuha natin, naging sentro. Okay? So, naging buhay yung design dahil sa mga silver-silver na attached dito sa ating ginamit na pambalot. So, yan guys. Maraming salamat. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to at sana ay nakapulutan ng aral ng mga ginagawa kong recycle dahil para at least mabigyan kayo ng idea about sa mga empty jars na nakatambak lang dyan sa inyong mga bahay. So, yan guys. Maraming salamat and don't forget to like and subscribe to Likop TV and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong upload na videos. So, yan guys. So cute. So nice. Pwede nyo ito lagyan ng chocolates, sweets, or any desserts, or any chocolates and nuts. Then, pwede nyo na guys ipang regalo sa mga friend nyo. So, yan guys. Swerte nito guys ang mabibigyan. Maraming salamat. Bye-bye.